Ngayon naman po ay makakapanood po tayo ng dance presentation na ihahatid po sa atin ng BAC Young Teens. Yeah.
ngayon naman po inaanyahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating scripture reading na babasahin po ni Jared Andre Malyari. Salamat Jared sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Ngayon naman po ay akin pong tinatawagan si Pastor ID para po sa mensahe ng Diyos. Makaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po, Baliwag Alliance Church. Good morning pala. Sorry, nakalimutan ko po na tayo po ay English speaking. So muli, nagpapasalamat tayo dahil we have this Sunday to properly recognize yung ating pong mga estudyante, yung ating mga Sunday schoolers, ganun din yung ating pong mga graduates. So dalawa yung i-recognize natin ngayon. Yung una, yung mga Sunday schoolers, kaya we will have the recognition of the Sunday school students. Pangalawa, we will also recognize lahat ng mga nag-graduate magmula sa sa kinder all the way to college. Kaya po ngayong araw na ito ay very special sa atin. Pero habang tayo po ay nanonood dito, napansin ko marami sa atin talaga ay very, very attracted doon sa mga ginagawa ng mga bata. Alam nyo po, bihira ang mga churches na ngayon nagpapahalaga sa mga bata. Usually, nakafocus ang mga churches doon sa bilang ng mga adults. Kaya pagdating sa mga program, kaunting-kaunti lang yung mga churches na nagbibigay ng malaking budget para sa mga bata. No wonder why many churches nowadays hindi talaga ganun nag-grow kasi hindi nakakapag-invest doon sa mga bata. And we know that time will come after several years yung mga batang ito ang siyang magiging leader ng iglesia. Kaya kung sino yung dapat nating bigyan ng pansin, yun yung mga susunod na generation. Pero ang nangyayari ay napapalitan. Sana po itong recognition na ito maging meaningful sa atin na pagtingin natin sa mga bata, hindi sila sagabal sa atin o distraction o ingay sa atin. Makita natin yung mga batang ito, sometime in the future, they will become future leaders. At tandaan natin, tayo rin po ay nagmula dun sa mga ganong sitwasyon, sinasaway tayo, tayo ay magugulo, tayo ay makukulit, pero nagpatuloy tayo sa pamagitan ng ating mga magulang. So ito po yung araw na ito na kung saan gusto natin silang bigyan ng parangal. At syempre, kasama din po niyan, gusto nating i-recognize din na ngayong linggo, ngayong buwan ng June, we are dealing on a theme called U-turn. Kung maalala po natin pag sinabi nating U-turn, ito yung hindi na pagpapatuloy sa isang gawaing mali upang tayo pumihit ng landas sa gawaing tama at karangal-rangal, kaaya-aya sa Panginoon. So pag sinabi po nating U-turn, kailangan tayong tumigil na kung saan tayo pupunta na alam nating hindi tama, hindi kalugod-lugod sa Diyos at kailangan tayong bumaling ng landas patungo naman doon sa kaaya-aya at katanggap-tanggap sa Panginoon. Alam ko sa ibang paraan tayo po ay nagkaroon na tayo ng pagbabago. Masasabi natin sa sarili natin na kahit papaano may pagbabago. Amen po ba? Parang konti lang ang nagbabago ngayon. Pero ako'y naniniwala, maliit man o malaki, mayroong pagbabagong nagaganap sa atin at kailangan po nating tingnan, hindi tayo ang gumagawa nito. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ito po yung ibig sabihin ng U-turn. Kaya tayo magbabago ng direksyon magmula sa alam nating hindi katanggap-tanggap papunta sa katanggap-tanggap sa Panginoon ay dahil sa Kanyang biyaya sa atin. Kung mayroong nababago, ito ay dahil sa Kanyang biyaya.
Kaya huwag nating ipagmalaki ang lahat ng ating kakayahan dahil lahat ng ito ay mula sa Diyos. Isa po sa maraming mga pangyayari sa Bible ay mga istorya na magbibigay sa atin ng linaw sa ating puso na ang pagbabago ay sa pamagitan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. At dahil kinakausap tayo ng Diyos tuwing tayo ay nakikinig, mahalaga na makita natin ang puso natin ay bukas. Naalala ko po yung istorya ng mag-asawa na sila ay umatin sa isang alliance church. Pagpasok nila sa isang alliance church, dahil yung asawang babae ay talagang attentive, talagang dedicated, malalim kay Lord, pero yung asawang lalaki ay parabang pinapakisamahan nila yung kanyang asawang babae, kaya umatend. Eh dahil marami pa itong bisyo ang lalaki, marami pa siyang mga hindi sinusuko sa Panginoon, pagdating niya sa church, nag-cellphone si mister. Nung nag-cellphone, biglang nag-ring yung cellphone. Nung nag-ring yung cellphone, ang sabi ng asawang babae, ano ba yan, nasa church tayo? Bakit ka nagsa-cellphone? At habang nag-aaway sila, pinapagalitan ni Mrs. si Mister, yung ibang mga katabi ni Mister, nagtinginan ngayon kay Mister. Nagse-cellphone. At yung pastor na nangangaral doon sa mensahe, pinaringgan pa si Mister. Yung mga nagse-cellphone po dyan, baka kayo'y mapunta sa impyerno. Nagulat ngayon si Mister. Kaya pag-uwi ng bahay, habang nagbabiyahe, pinapagalitan pa ni Mrs. si Mister. Minsan ka lang mag-church? Nag-cellphone ka pa? Kaya no kinagabihan ng linggong iyon, nagpunta na lang sa bar si Mister. Pagdating niya sa bar, siya'y umiinom, nasaktan ang kanyang damdamin, at habang iniisip niya yon, natapon ang kanyang iniinom na alak, nabasag ang baso. Ang unang lumapit ay yung waitress. At ang sabi niya, "Sir, huwag kayong mag-alala. Sa house na ito, hindi nyo kailangan bayaran. Kumuha ng panibagong baso, binigyan ng baso, binigyan ng alak." At ang sabi dun sa mga katabi, "Okay lang yan, marami pa yan dito. Huwag kang mag-alala." Yung manager lumapit sa kanya, "Sir, nasaktan ba kayo? Huwag kayong mag-alala, hindi nyo babayaran yan. Sa amin na yan, basta relax lang kayo." Magmula nun, hindi na umabsent sa bar si Mister. Marami sa atin, mayroong mga pagbabago na dapat nating gawin, pero ito'y nadidiktahan ng expectation ng ibang mga tao. Nasalip na tayo magbago, nagdadalawang isip tayo. Sa halip na tayo ay ma-accommodate sa church, ito pa ang church ang nagsasadlak sa atin o nagbababa sa atin para tayo ay magbago. Balikan po natin na ang lahat ng tao ay may kalayaan upang mag-judge. Mayroon lang tayong paalala na huwag tayong manghusga, pero ang totoo sa puso natin, ang dali nating manghusga. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo ay magbago. Ang Diyos ang dahilan kung bakit gusto natin siyang parangalan sa anumang klase ng pagbabago sa ating buhay. At katulad ng ating pag-aaralan natin ngayon, si Jonah ay ganun din ang pangyayari. Sa isang buhay na kanyang hinaharap sa Panginoon, tinakbuhan niya ito, at nung nakita niyang ang Diyos ang nangungusap sa kanya, siya ay nagdesisyon na magbago sa kanyang buhay. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, sa araw na ito, aming inilalapit sa inyo ang aming pag-aaral upang makahayag yung inyo pong mensahe sa aming mga buhay. Alam namin sa lahat ng mga struggle, lahat ng aming challenges, mayroon kayong mensahe. Sa storya ni Jonah, alam namin mayroon kayong nais naming ipagbago. Tulutan niyo, Panginoon, sa inyong biyaya ang aming mga buhay ay mabago ayon sa inyong wangis upang maging kabahagi at maging katulad kami ni Kristo sa lahat ng aming gawi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay pinamagatang The Jonah
in us. Ang honas sa buhay natin. Sa ibang paraan, masasabi natin tayo rin ay parang si Jonah. Mayroon tayong tinutunton, ngunit ito ay nagbago habang tumatagal ang panahon. Kaya si Jonah ay masasabi nating mayroong bahagi sa buhay natin. Mayroon tayong mga bagay na ginagawa na alam natin na hindi tama, kaya ito ay binago natin. Ito po yung maikling storya ni Jonah. Si Jonah po ay isang minor prophet, isa po siyang propeta na kinikilala si Yahweh. At para malaman ang propeta ay tunay, ang kanyang mga sinasabi ay nagkakatotoo. Kaya po si Jonah ay nakatanggap ng mensahe mula sa Panginoon na kailangan niyang ipangaral at ipamalita. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Ninive. Ang Ninive po ay isang maliit na syudad. At dahil maliit ito na syudad, madali niyang lakarin at siya lamang hindi na kailangan ng katulong. Pinapunta ni Yahweh, pinapunta ng Diyos, si Jonah sa Ninive. Ang problema po, dahil si Jonah, mayroon ng ibang pagkakilala sa Diyos na mahabagin. Alam niya ang Diyos nagbabago ng isip. Alam niya ang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad. Hindi siya pumunta sa Ninive. Sa halip, tinakasan niya si ang Diyos. Ang sabi nga doon sa ating binasa, sa halip na pumunta siya sa Ninive, siya ay pumunta sa... Saan po siya pumunta? Nandiyan pa ho ba kayo? Napakinggan niyo po ba si Jared? Palagay ko nga, parang talagang ganun pagka malamig, medyo po tayo giniginaw, medyo naglo-loading, you know? Nasa mensahe na po tayo, mga kapatid, ha? Ang ating pag-aaral ay si Jonah, sa halip na pumunta kayo sa Ninive, ay pumunta sa Turkey, sa Tarsus, no? Sa Tarshish, sa Ingles. At dahil po pumunta doon, makikita natin magkalayo, north at saka south, magkalayo. At alam niyo, kung papansin po ninyo, si Jonah, sumakay siya sa isang malaking bangka, at pagkatapos niyang sumakay, nagbayad siya, at siya ay natulog. Alam niyo kung saan siya natulog? Natulog siya sa pinakamalalim, pinakababang bahagi ng malaking bangka. Alam niyo yung pinapakita dito? Ipinapakita dito na maging si Jonah sa kanyang paglalayag para hindi sundin yung nais ng Panginoon, sinunod pa rin niya yung gusto niya. Ang ginawa niya, pinilit niyang magtago. Pinilit niyang magtago hanggang doon sa pinakababa ng barko. Sino ang pinagtataguan niya? Walang iba kundi ang Diyos. Dito po natin makikita yung unang bahagi ng ating pag-aaral ngayon. Sabi sa chapter 1 verses 2 and 3, "Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me." Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Pansinin po ninyo yung mga salitang he flee from the presence of the Lord. Siya ay umalis mula sa presensya ng Diyos. Ang tanong, pwede bang gawin ng tao ang isang bagay na hindi malalaman ng Diyos? Nung po bang ang Diyos ay hinahanap si Adan, kinausap niya si Eva. Eva, nasaan si Adan? Sa tingin po ninyo, hindi ba talaga alam ng Diyos? Alam ng Diyos. Kung mayroong hindi alam ang Diyos, hindi siya Diyos. Kaya po siya naging Diyos dahil alam niya ang lahat ng bagay. Pero itong si Jonah, nagtago, lumayo, hindi sinunod, at nagtago pa doon sa ilalim ng bangka. He found a ship going to Tarshish. He paid the fare and went down into it. Went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Lumayo siya para magtago sa Panginoon. Ito po yung unang katotohanan na dapat po nating maunawaan sa buhay. Upang tayo makapag-U-turn sa buhay, do not hide bad intentions by doing good things. Huwag po tayong magtago ng masamang intentions sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan.
Maraming mga tao ang gumagawa ng kabutihan, pero sa likod ng mga kabutihang ito, mayroong masamang intensyon. Hindi po ito lahat, pero mayroong mga magandang halimbawa patungkol dito. Ang mga politiko, ang mga politicians. Alam nating mga Pinoy, dahil sa kultura natin dito sa bansa, hindi po lahat ng politicians ay ganito. Maraming mga politicians ay gumagawa ng kabutihan, pero hindi talaga maiwaglit sa ating isipan tayong mga mamamayan, nagsasabi sa isip natin, mayroon niyang intention kaya ganyan. Kasi iyan ay kakandidato sa darating na eleksyon. Ay kasi naghahanap yan ng boto. Gumagawa ng magagandang bagay para itago yung kanilang intention. Huwag na po nating ilayo, huwag na sa politician, sa loob ng church. Sa loob ng church, marami tayong kabrother, kasister, na ang bait-bait sa church. Ang bait-bait. Talagang pagka nakausap mo, mas parang kapatid pa niya si Jesus Christ. Mabang ganun na kung maglakad talagang mapino, pag magsalita, mga sister, ay, ang bait niya talaga. Ang bait. Pagdating sa bahay, ala! Sabi na magbugas kayo ng pinggala! Parang nawawala. Parang hindi kapatid si Jesus. Iba ang kapatid pagdating sa bahay. Pero pag nasa church, kapatid talaga si Jesus Christ. Close na close sila ni Jesus. Do not hide our intentions by projecting a good attitude. Huwag po nating itago yung ating mga sarili. Alam niyo po ba, lahat tayo is a work in progress. Lahat tayo mayroong bad attitude, mayroong mga masasamang pananalita, meron tayong masamang pag-iisip. Meron po ba dito hindi nakapag-isip ng masama? Palagay ko kung lahat tayo ay papatawan ng multa sa pag-iisip lang ng masama, lahat tayo baon sa utang. Amen? Lahat tayo nakapag-isip na ng masama. Ako, palagay ko, sa pag-iisip ko ng kasamaan, nakakulong na siguro ako. Marami na akong napatay. Sa lalo na sa pagdadrive, ang dami ko sigurong napatay sa pag-iisip ko ng masama. Do not hide ourselves from the people around us. Maging totoo tayo sa ating kapwa. Alam natin na tayo ay nagbabago. Umiiwas tayo sa alam natin na mali. Pero habang ginagawa natin ito, huwag nating palitan ng hindi makatotohanan na ating mga pag-uugali sa mga bagay na alam natin na masama. Si Jonah, siya ay nagpunta sa Ninibe. Pagkatapos niyang magpunta sa Tarsis, at habang sila ay namamangka, nandun sila sa bangka, lumakas ang alon, lumakas ang hangin, at habang lumalakas na mayroong kaguluhan, lahat ng nakasakay doon sa bangka nagsimulang manalangin. At sa kanilang pananalangin, ang sabi ng kapitan, tawagan ninyo ang inyong Diyos. Doon na lamang makikita natin na sa panahon na iyon, polytheistic ang kanilang paniniwala. Polytheistic ay ibig sabihin, maraming Diyos na tinatawagan. Mayroong Diyos, dinodiyos ang buwan, dinodiyos ang araw, dinodiyos ang mga puno. Polytheistic, maraming Diyos na tinatawagan. Kaya po noong mga panahon na yon, maging kapitan, lahat ng tao doon sa bangka, sinabihan niya, tawagan ninyo ang Diyos ninyo upang tayo ay isalba dito. Nakita niya si Jonah na natutulog. Ginising niya ito, ano nangyayari sa iyo? Mamamatay na tayo dito, natutulog ka pa. Gumising ka dyan, tumawag ka sa Diyos mo. At habang sila'y tumatawag sa Diyos, ang sabi nila, mas magandang tayo ay magbunutan. Sa panahon na iyon na kung saan napakahalaga at mayroong paniniwalaan ng pagbunot ay mayroong kamay ng Diyos, ang sabi nila, magbunotan tayo kung sino ba dito ang talagang mayroong sala. Sino bang may sala? At ng pagbunot ni Jonah, nabunot niya at nakita nila si Jonah ang may kasalanan. Salamat sa Diyos, hindi na natin pinapractice iyon. Isipin nyo na lang, ha?
Magbunutan po tayo dito. Sino dito ang mayroong sala? Bakit hindi lumalago ang church? Isipin nyo, pagka nabunot nyo, ha? Siya pala ang may kasalanan. Lahat na lang husga. At nang nabunot nga si Jonah, ang ginawa, in-interview si Jonah, tinanong siya, sino siya? Sabi niya, ako po si Jonah. At ako po ay mensahero ni Yahweh na may lalang ng langit at lupa. Bakit niya yun ipinakita? Bakit niya sinabing ng may lalang ng langit at lupa? Ipinapakita niya doon na si Yahweh ang tunay na Diyos. Ibinihagi niya doon sa mga hindi kumikilala sa Diyos na si Yahweh ang tunay na Diyos. Ang tunay na may lalang ng lahat ng bagay. Maging yung kanilang problema sa hangin at sa alon. Pero ang sabi niya, bagamat may kilala niya si Yahweh, inamin niya na siya ay may kasalanan. At pagkatapos noon, nagpasya siya. Para matigil iyan, itapon niyo ako sa dagat. At dali-dali itinapon, walang patumpik-tumpik. Para lamang tumila ang hangin at ang alon, itinapon si Jonah. Ano ang pakiramdam ninyo pagka mayroong sala ang isang tao at nagpapakulong sa inyo? Di ba ang sarap ng feeling, no? Ikaw pala ang dahilan na sige, masunog ka dyan, magadusa ka dyan. Ganun ang pakiramdam nila, itinapon ngayon. At ang pagtapon nila, pakiramdam nila, lahat ay magiging maayos. Totoo nga, nung itinapon si Jonah, tumila ang alon, ang ulan, at ang hangin. Ito po yung makikita nating pangyayari. Si Jonah ay nilulun. Hindi po siya kinain. Nilulun siya ng isang malaking isda. Hindi po balyena at butanding. Wala po sa Bible iyon. Nilulun siya, nilunok siya ng isang malaking isda. At doon sa loob ng isda, tatlong araw at tatlong gabi, siya ay nanalangin. Chapter 2, verses 1 and 2. Jonah prayed to the Lord his God from the fish belly, magmula sa tiyan ng isda. And he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. Tumawag ako sa kanya, at siya ay tumugon sa akin. Ano ang itinuturo dito? Pagkatapos ng lahat ng pagsuway, susunod din pala sa Panginoon. Tatawag din sa Panginoon. Ito po yung dapat nating maunawaan. Para tayong makapag-U-turn, do not make God our last option in life. Huwag po nating gawing huling barahan natin ang Diyos. Sige, mangungutang muna ako dito. Pag wala dito, dito ako mangungutang. Pag wala dito, dito ako mangungutang. Pag lahat na ng mga member na utangan ko at hindi nagpahiram, kay pastor na ako mangungutang. Pag hindi pa rin ako pinautang ni pastor, lalapit na ako kay God. Do not make God our last option. Marami sa atin, ayaw lang nating umamin. Ang Diyos ang huli nating tinatawagan pag lahat wala nang maitutulong sa atin. Katulad ni Jonah, sinuway niya muna, lumayo muna siya, tumakas muna siya, nung nahuli na siyang may kasalanan, itinapon. At nung alam niyang mamamatay na siya sa dagat, nilunok ng isang malaking isda. Hindi man lang siyang nginuya. Parang sunod, ano kaya ang pakiramdam ng gano'n? Nilunok ka para kang hinigop ng isda. Pagdating mo sa loob, ay may hangin. Buhay pa ako. Ano ang pakiramdam? Alam niyo, ito yung pakiramdam na lahat ng pagpapagal ay nawalan ng kabuluhan. Marahil sa isang normal na tao, hindi pagsisisi, hindi pagtawag sa Diyos. Sa isang normal na tao, ang iisipin, Panginoon, propeta ako! Pinalunok niyo ako sa isda! Marahil ipagyayabang pa natin, Panginoon, ang dami kong ginawa sa inyo noong unang panahon! Isang pagkakamali lang, tumakas lang ako! Pinalunok niyo ako sa isda! Marahil ang isang normal na tao, magyayabang pa sa Diyos. Bibilangan pa ang Diyos ng kanyang mga ginawa. Ganyan po ba tayo? That is Jonah in us. Na sa halip na tayo magpakumbaba, sa halip na tayo makinig sa Diyos, manalangin sa Diyos, ang ginagawa natin, nagmamayabang pa tayo. Nawa,
magkaroon ito ng malalim na mensahe na lahat tayo ay katulad ni Jonah na dapat huwag gawing last option ng Diyos. Unahin siya lagi. Huwag magmayabang, huwag magbilang ng ating mga ginagawa. Sa halip, maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. At kung babasahin po natin yung chapter 2, makikita natin doon yung panalangin ni Jonah. Yung panalangin po ni Jonah ay napakaganda na dahil sa ihaba nito, makikita natin yung kanyang affliction, yung kanyang pagdurusa, at ito ay mapapalitan ng pasasalamat. Makikita niya yung kanyang perspective, nagbabago, yung kanyang pananaw, nagbabago. Ito ay dahil sa kanyang mga pangyayari. Do not make God our last option in life. Pagkatapos po siyang lunukin 3 araw at 3 gabi, ang malaking isda ay dumiretso sa dalampasigan ng Ninive. Pagdating niya sa Ninive, iniluwa naman siya ng isda. Iniluwa siya ng isda. Alam niyo, ito ang kamangha-manghang gawa ng Diyos. Iniluwa ng isda si Jonah. Walang galos. Yun nga lang, amoy isda siya. Pagdating niya sa dalampasigan, nakita niya, ay, sayang yung binayad ko sa Tarsis. Pwede pala sa isda. Eto, Ninive na. Ano ang ginawa niya? Siya ay nagpatuloy ng sumunod. Ang ginawa niya, nangaral siya sa buong syudad. Magsisi kayo dahil ang panghusga o ang judgment ng Panginoon ay darating. Narinig yon ng buong Ninive. At dahil si Jonah isang propeta, nagsisi ngayon. Alam niyo ang klaseng pagsisisi na ginawa ng mga taga-Ninive? Sila ay nagsuot ng sako at nagbuhos ng abo sa kanilang mga ulo. Ito po ay simbolo ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Tunay na pagsisisi. At kung nais po ninyong gawin iyan dito sa church, marami po kaming sako sa bahay. Wala nga alam pong abo. Mayroon tae ng aso. Mabuti na lang hindi na uso ito sa atin. Sa kanila, lahat ng tao, ang sabi ng Bible, lahat ng taga-Ninive, nagsuot ng sako, nagbuhos ng abo, pagpapakita ng kanilang pagpapakumbaba at paglayo sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan. U-turn. At nakita ito ng Diyos, yung tunay na pagsisisi, yung pagpapakumbaba. Nakita ng Diyos sa puso ng lahat na naroroon ang U-turn sa buhay. Ano ang ginawa ng Diyos? Naawa ang Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabing kinaawaan ko sila. Kinausap si Jonah at sinabi niyang, hindi ko nagugunawin ang Ninive. Nahahabag ako sa kanila at sila'y kaawaan ko. Ano ang reaction ni Jonah? Ito ang sinabi sa chapter 4. Chapter 3 verses 1 to 3. He prayed to the Lord. Nanalangin si Jonah. Lord God, was not this what I said when I was still in my country? Therefore, I fled previously to Tarshish. For I know you are a gracious, merciful God, slow to anger, abundant in loving kindness, one who relents from doing harm. Therefore, now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Nung naramdaman ni Jonah na nagbago na ang isip ng Panginoon, sa halip na gunawin, nagbago na ang isip ng Diyos, ang sabi ni Jonah, wala akong kwenta. Patayin niyo na lang ako, kunin niyo na yung buhay ko, Panginoon. Alam ko na mapagbago ang isip ninyo. Nangaral ako na sila'y magsisi, dapat naman sila'y magdusa na. Pero ngayon, kinahahabagan niyo pa. Baliwala ang aking pangangaral. Baliwala ang lahat ng aking ginawa. Kunin niyo na ang aking buhay. Ito ang pananaw ni Jonah. Alam niyo, minsan nakikita ko si Jonah sa sarili ko na mayroong mga member na matigas ang ulo. Sinabi ng tigilan na ang kasalanan ito. Pero ginagawa pa rin. Minsan ang panalangin ko, Lord, ayoko na. Ang tigas ng ulo eh.
Sabi ng layuan ang kasalanan, nagpapatuloy pa rin. Pinalo up ng pinalo up para bumalik kay Lord. Ayaw bumalik kay Lord. Lord! Kunin mo na siya. Wag ako. Sana kunin mo. Kuminsan, ganun ang pakiramdam natin. Nakapag-pray na po ba kayo ng ganyan sa inyong mga anak? Panginoon, ano bang ginawa ko sa inyo? Ba't nagkaganito yung anak ko? Yung asawa ninyo, asawang lalaki, dumating na po ba kayo sa punto na gusto ng sukuan? Lord, pwede nyo bang tawagan si Taning? Kunin na yung asawa ko. Marami sa atin gusto na mag-give up. At sa pag-give up na ito, ang nagiging daan para magtagumpay si Taning sa ating mga buhay. Anong katotohanan ang dapat nating gawin? Do not complain when things do not go according to plan. Let go and let God. Huwag tayong magreklamo kung lahat ng mga bagay na pinalano natin hindi nangyari. Huwag tayong magreklamo. Hayaan lang natin ang Diyos. Huwag nating pigilan ang gawain ng Diyos. Hindi talaga natin maaabot, mauunawaan. Bakit? Pagkatapos iplano, walang nangyari. Hindi natin tuloy ang mauunawaan. Kaya kailangan natin itong pawalan, kailangan natin ipagkatiwala sa Diyos at hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng paraan. Naalala ko po yung awitin ni Daniel Towner. Ang title po nun ay Trust and Obey. Sabi po dun sa Trust and Obey, when we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. Yung chorus po, trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Sabayan niyo po ako kung alam niyo ang awit na ito. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. Abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust. Sabi po dun sa chorus, trust and obey, for there's no other way. So what do we need to do? Be happy in Jesus. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Ang kagalakan, kaligayahan ng ating puso ay yung pagsunod sa Panginoon. Ngayon po yung panahon na nagpe-prepare tayo for our family day at kasama dito yung ating baptismal class. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Meron po tayong 10 candidates for baptismal class. Marami sa kanila, ang testimony ay ganito. Nakita nila sa kanilang mga sarili, ito yung panahon ng tunay na pagsunod sa kanilang mga buhay para sa Panginoon. Ang Panginoon mismo nagpabautismo, kaya ito ang kanilang dahilan. Alam niyo, isa-isa ko pa silang in-interview bakit gusto nilang magpabautismo. Marami kasi nagpapabautismo ang basta na lang magpabautismo. Pero napakalaga na sa puso natin makita na ito ay bahagi ng ating pagsunod sa Panginoon. At naniniwala ako, kung tuluyan natin itong gagawin, makukuha natin yung sinasabi ni Jonah na lahat ng bagay, pag ipinagkatiwala sa Diyos, kanya itong gagamitin. Kaya yung buhay po ni Jonah pagdating sa chapter 4, pagdating sa chapter 4, makikita natin yung kanyang pagbabago ng lahat ng kanyang buhay, ng kanyang pag-iisip. Dahil nangyari ito sa kanyang pagsunod. Mga kapatid, ngayon sa ating pong sandaling panahon na ating pong napag-aralan si Jonah, nais ko pong balikan po natin yung lahat ng ating narinig ngayon. Magmula nung umpisa hanggang ngayon,
Ano ba yung mga narinig natin na marahil ngayon kinakausap tayo, Lord? Nanyayahan ko po tayong lahat ay umuko, tayo po ay manalangin. At habang nakatahimik ang lahat, muli nating balikan ano po yung mga mensahe na sa tingin natin sinasabi ni Lord sa atin. Ngayon pong umaga, sino man po sa atin ngayon ang nais na magkaroon ng U-turn sa buhay, nais nating huwag na magpatuloy sa maling gawain, mayroong mga bagay na dapat nating i-give up, surrender sa Panginoon, meron tayong dapat baguhin, ito pong invitasyon na ito ay para sa inyo. Ang mensaheng ating narinig ay hindi isang aksidente. Ito ay nais ng Panginoon upang magbago ang bawat isa sa atin. Sino man po sa atin na nais mag-alay ng kanyang buhay, nais po nating isuko ang maliliit na mga bagay sa ating buhay upang magkaroon ng U-turn. Akin po inanyayahan kayo na tumayo sa inyong kinalalagyan at nais ko po kayo ipanalangin. Tayo po ay manalang. Panginoon, nakakapagod ang buhay na alam namin kami nabubuhay sa kasalanan. Nakakapagod yung alam namin na ito'y hindi kalugod-lugod sa inyo. Kaya sa simbolo ng pananampalataya, simbolo, Panginoon, ng pagtayo sa inyong harapan, kami po'y nagpapakumbaba at inihiling namin kami, o Diyos, sa inyong baguhin. Hindi namin kaya magbago sa aming mga sarili. Sa ilang beses namin pinilit na ito ay lubayan, ito ay baguhin, alam namin babalik at babalik kami dahil ito ay sarili naming gawa. Panginoon, sa aming pagtayo, aming sinusuko ang aming mga sarili, hindi namin ito kaya. Kayo lamang ang makagagawa upang aming layuan ang anumang bagay na naghumahadlang para kami lumago. Baguhin niyo kami, Panginoon. Nais naming magkaroon ng tunay na pagbabago dala ng inyong pagmamahal at pagpapala. Sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito na may pagpapasalamat at pag-aangkin na ang lahat ng aming dalangin ay inyong tutugunin. Ang aming mga kahilingan ninyong ipagkakaloob dahil ito'y hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ang ating hymn of response. And can it be that I should gain? For me to go.
love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Palakpakan natin ang Panginoon. Makakupo na po tayo lahat. For the recognition of Sunday schoolers, tinatawagan ko po si Sister Grace Angeles. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayong umaga po na pinupuri po namin ang ating Panginoon dahil natapos na ulit ang isang quarter sa ating Sunday school. So katulad po sa ating mga kanya-kanyang school, ang ating mga anak, sila rin po ay makakatanggap ng awards today. So pag tinawag po ang pangalan ng inyong mga anak, inaanyayahan din po namin ang isang representative po, isang magulang na umakyat po kasama ang inyong mga anak para ipin po ang kanilang mga ribbons. So simulan po natin ang ating awarding from the teens class. Tinatawagan ko po ang kanilang magandang teacher, Teacher Yeng Vivat. Palakpakan naman po natin sila. Good morning. It is an honor to present to you the awardees coming from the young teens class. Okay, as I call the name, okay, suyo po na umakyat na lang dito and kasama ang parent or guardian. Ethan Mateo de los Reyes, Scripture Memorization Award. Next, Alexis Joaquim Cudia, Most Participative. Rishame Biok, Perfect Attendance and Scripture Memorization Award. Dana Rian Gonzalez, Perfect Attendance and Scripture Memorization Award. Next, Rafael Dizel Gonzalez, Perfect Attendance and also Scripture Memorization Award.
Next, Rolando Ledesma Jr., Perfect Attendance, Scripture Memorization Award, and Most Participative. Next, Roshan Cassie Benito, most number of Sundays attended, most attentive, and best Sunday schooler. Definitely not the least, perfect attendance, most attentive, and best Sunday school. For the intermediate class, here are the awardees. May I call on Ray RJG Agno for Scripture Award. When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship. Next, may I call Alex Franco, Best Improv Award. Most participative award.
Sunday Schooler Award. And for our last student, may I call Ella Kate Pipat for Perfect Attendance, Scripture Award, Most Attentive, and Best Sunday Schooler Award. Treasure, he's making diamonds.
Baccalaureate, teacher Justin and teacher Val. And now let's proceed with the young girls class. Let's call them teacher Agua. Rising like the sun, radiating.
pinapalakpukan po natin ang mga ating Sunday Schoolers. At ganun din po ang ating mga dedicated, talented, and committed teachers. Muli po palakpakan po natin sila. Thank you very much, teacher. At ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pag-recognize po ng ating mga graduates. Purihin po ang Panginoon dahil ngayong taon po ay parang kumpleto yung ating listahan from preschool to graduate school ay mayroon tayong graduates. Umpisahan po natin sa ating mga preschoolers. Let's call on Stephen Paul Villen. Pag tinawag po inyong pangalan, pumunta lang po kayo dito sa harapan. Stephen Paul Villen with honors. The next one is Zafia Ariana Valienta with high honors. Shanna Gracie, where are you? Hi, Zafia. Come, Zafia. And the next one is Christiana Grace Ganibe, graduated with highest average. And for our elementary graduates, let's call on Denise Jezreel Jimenez and Elaine Kate Bibat with highest average award. And from the high school graduates, these are the graduates from grade 10. Let's call on Chike Astacio and Rolando Ledesma or Junjun Ledesma. And from our senior high school graduates, let's call on Gwen Gonzalez with the Leadership Award and Stanley Salvador. And from our college graduates, let's call on Geraldine Rivera, graduate in psychology major. And also we have Daniel Ong, diploma in church music performance and leadership. And from our graduate school, we have Liza Rivera, certification in trust operations and investment management. And the last but not the least, Ian David Angeles, doctor in church ministry. Congratulations, graduates. And may I ask all the Sunday school teachers to please assist us in giving their tokens from Baliwag Alliance Church. Bago ipag-pray ni Pastor Ayan, gusto rin natin recognize yung ating mga graduates. Wala sila dito ngayon, pero they are members of our church. Yun ay si Andrea Gernela, who graduated grade 10. No? Grade 10. Si Andy ay nasa Dubai po ngayon. Ang pangalawa ay gusto natin i-recognize din si then Andrew Ardidon. Graduate din siya ng grade 12. Wala din siya ngayon.
Ewan ko ba, nasa ba si Andrew? Para nasa Dubai din yata si Andrew ngayon. So, Pastor Ayan, please. Sige po, atin po silang ipag-pray. Tayo pong lahat ay pumikit na lang. Huwag na po tayong tumayo. Ah, gusto niyo bang tumayo? O sige, tayo po tayo. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit at samahan niyo po ako na ipag-pray po yung ating mga kapatid na nagtapos po ng pag-aaral. Tayong lahat ay umuko, tayo po ay pumikit at manalangin. O aming dakilang Diyos, amin pong ipinagpapasalamat yung buhay ng bawat isa. Alam po namin na kung anuman po yung aming mga achievements, anuman po yung mga bagay na aming natapos, ay bunga po ito ng pagpapagal ng bawat isa at gayon din yung inyo pong ang pagmamahal sa aming lahat. Ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa, lalong-lalo na sa aming mga kapatid, mga kabataan na magpapatuloy pa po sa kanilang pag-aaral sa high school, sa elementary, sa kolehiyo o anumang bagay na gusto pa nilang aralin. At alam din po namin na kayo po ang magpo-provide ng lahat po ng pangangailangan ng mga aming mga estudyante dito sa BAC. Sa inyo po namin iniaalay at ipinagpapasalamat ang lahat ng bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. At ngayon naman po ay makakapanood po tayo ng dance presentation na dadalhin po sa atin ng BAC Sunday Schoolers.
was all around, but strength I found. Oh, you know my name, you know my heart. Ngayon po ay dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Ayon po sa 2 Corinthians ay sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Datapwat, sinasabi ko ay naghahasik ng bahagya na ay nag-aani namang bahagya na at ang naghahasik ng sagana ay nag-aani namang sagana. Magbigay ng bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Maaari na po natin ihatid ang ating mga tithes and offering. Gayun din po ang ating para sa ating church and planting offering na makikita po natin sa bandang gitna po ng ating tower box. Maaari na po tayo magsimula habang tumutugtog ang ating music team. Thank you.
inaanyahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating doxology. Ay manalangin. O dakilang Diyos, muli po magpapasalamat po kami sa patuloy po na ipinagkakaloob nyo sa amin. Salamat po sa aming mga trabaho, sa amin pong pinagkakakitaan. Tunay nga po o Diyos na kayo po ang patuloy na magpalago sa aming mga hanap buhay. Tanggapin nyo po o Diyos ang aming mga kaloob. Ito po ay mula sa aming puso. Nawa po o Diyos ang mga kalupong ito ay magamit po na naaayon po sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Para naman po sa ating announcement, ang ating pong attendance ngayon ay adult 110. Ang kids po ay 31. Total of 141. May visitors po tayo ngayon. Umaari po ay tayo po ay tumayo kapag nabanggit ang ating pangalan para po tayo ay ma-recognize. Si Remy Garcia. Raymond Garcia. Romel Katipunan at si Jennifer Roda. Nawa po ay sa mga susunod pong Sunday ay muli po namin kayong makasama. Para po sa ibang announcement, makikita po natin sa ating mga monitor. Thank you.
Yan po ang aking tinatawagan, si Pastor Ayan.
Announcement lang po. Sabi ni Doc Bats, lahat daw po ng mga kababayan today, lupapit lang po daw sa mga leaders. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat, Pastor Ayan, sa inyong pangaharana sa amin. Meron pa po ba tayong mga ibang announcement? Baka bigla po tayong maglabasan lahat kapag kung wala na po ay akin po tinatawagan si Pastor Pastor ID para po sa ating closing prayer. Sa ating pong mga Sunday Schoolers, mayroon kayong merienda ngayon pagkatapos ng prayer. Punta lang kayo dito ha, mga Sunday Schoolers. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. Sa inyo namin niyahatid ang aming pagpupuri, ang pagsamba, ang pagpasalamat, ang pagdakila at kaluwalhatian sa inyong ngalan lamang habang patuloy kami nagbabago upang ang U-turn ay mangyari sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Sumaatin ang masaganang pag-ibig ng ating Diyos Ama, biyaya na nagbumula sa ating Panginoong Jesus at ang pakikipisa ng Banal na Espiritu, sumaatin ngayon at magpakailanpaman ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po! Happy Sunday!